naniniwala nga po si Kyrie Irving na napakalaki ng kanyang problema. Mas malaki pa nga daw sa basketball. Ang hindi inaasahan ngang kahihinat na nito, mga kapatid, hindi tugma talaga sa kanyang misyon para sa kanyang karera at sa prangkisa ng Brooklyn Nets. Nananatili pa rin nga pong hindi makakapaglaro si Irving sa liga sa kadahilan ng hindi pa rin ito malutas sa kanyang suliranin sa pagpapabakuna dahil required na nga po ang lahat nito bago palaruin ang mga manlalaro. Inanunsyo na nga po mismo ng pamunuan ng Brooklyn Nets na hindi nila papayagang maglaro si Kyrie at kahit pa mag-practice kapag hindi pa rin ito sinunod ang patakaran. Nalaman na nga po ito ng general manager nilang si Sean Marks na ayaw pa rin ni Irving. Kaya wala na nga po silang ibang magagawa nito dahil no choice na nga po sila kundi paalisin na lamang siya hanggat hindi pa rin niya sinusunod ang mandato. Dagdag pa ni General Manager Sean Marks na wala na nga din pong choice sana si Irving kundi ang sumunod. Pero ginawa pa rin nga po niya ang hindi dapat. Ang trabaho nga daw ng General Manager gawin ang mga desisyon na sa tingin nila ay nararapat para sa organisasyon na umusad kasama ang lahat. Pero meron nga daw mga bagay na hindi sasang-ayon ng lahat. Napakahirap nga daw po nito pero kailangan pa rin gawin. Kagaya din ito ng nararamdaman malamang ni Kyrie na gawin ang gusto niya. Pero ang consequence ito ay masakit dahil hindi niya na nga makakasama ang mga teammates niya. Kahit pa nga po part-time lang sana si Irving sa Brooklyn Nets ay hindi pa rin nga po pinayagan ng team dahil ang kailangan nga nila ay dapat bakunado na siya. Last month pa nga po inanunsyo na require silang lahat ng mga manlalaro kaya dapat matagal na rin yung ginawa ito. Ang masaklap pa nga po niyan at ang resulta, mga kapatid, hindi nga po makakalaro na si Irving ng 43 regular season games. Naku po, aray ko po, Diyos ko. At ang isa pang malupit din ito sa kada laro na mamimintis ni Kyrie ang katumbas po nito ay $380,000. So in short, $380,000 per game po ang mawawala sa kanya. Napakalaking halaga nga po niyan, ano? Pero kung ayaw nga ng tao talaga, malamang ayos lang din yan sa kanya, siguro. Lumako naman tayo dito kay LeBron James, mga kapatid. Malamang napakamot na naman sa ulo si LeBron dahil natalo pa rin sila sa pang-anim na pagkakataon na po. Bago pa man ang kanilang bakbakan, pinag-usapan nga nila LeBron at Davis ang tungkol dito sa Squid Games. Di nga daw po nagustuhan ni LeBron ang ending. At kung titignan nga natin dito rin sa kakatapos lang nila na laro kontra sa Sacramento Kings, malamang hindi rin nga po nagustuhan ng mga fans ang naging ending ng kanilang laban. Talo na naman nga po ang labas, mga kapatid. At eto na nga po ang pang-anim na sunod-sunod nilang talo. Bagamat maraming nagsasabi nga na pre-season pa nga lamang po ito. Pero tila marami na nga pong nababahala na dahil ni isa lang man pong panalo, wala pa rin nga hanggang sa ngayon. Alam naman natin kung gaano kalakas dapat ang kanilang lineup ngayon dahil nandyan na nga sila Westbrook, si Melo at ang big man na si DeAndre Jordan. Tapos samahan mo pa ng Trevor Ariza pero tila no effect ang lahat ng ito at tila baga walang chemistry nangyayari. Hanggang kailan nga ba aabutin bago nila maipanalo ang laban? Yan nga po ang sigaw ng mga solid fans ngayon sa Lakers. Dahil napaka-boring na nga daw at dapat ngayon pa lang kahit pre-season pa nga lamang nagpapasikat na sila at pinagtatalo ang mga kupunan na makakaharap nila para nga naman maipakita nilang may chemistry sila at hindi ito mahuhulog sa isang malaking upset muli na maraming stars sa iisang team tapos madali lang talunin, di ba? Dapat maipakita na nga nila na hindi ganon ang kakalabasan ito at para mabuhayan din naman ang mga solid fans na naghihintay sa una nilang panalo. Marahil kahit nga ang pamunuan ng Lakers ngayon nababahala na rin dahil puro nga star player ang kanilang lineup tapos wala pa rin maipakitang tagumpay kahit isa lang man. Sabihin man nilang preseason lang naman ito pero tila iba na tong anim na sunod-sunod na pagkatalo, di ba? Masyado na yatang mahabang panahon yan para makuha nila ang chemistry. O di kaya hindi talaga mag-work ang ganitong klaseng puno ng star player na team. Kagaya nga ng dati, kila Kobe. Pero gayunpaman, ang tabayanan pa rin natin ng Lakers team at baka surpresahin din tayo kapag tumungtong na nga ang regular season, ano? Para sa inyong mga suwestiyon na komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.